Dr. Vito, ano po ba yung mga gamot na kailangan na meron kami sa aming tahanan nang sa ganon kapag may biglang nararamdaman po kami, kami po ay makainom ng gamot. Ito po ay para sa mga pasyente natin na malayo sa mga klinik, sa mga butika, sa mga doktor at paggamutan. Dahil iba sa atin ay kapos po, palad po dahil po sa mga bilihin at pagtaas po ng presyo at the same time, pagtaas po ng ating ekonomiya. Kaya magbibigay tayo ng mga tips na maaari nyong i-stock sa inyong tahanan, maaari nyong magamit. Ito po si Dr. Vito ang inyong Mindoreñong manggagamot. Number one na gamot po na kailangan na meron kayo ay ibuprofen and mefenamic acid. Ito po ay ginagamit natin sa mga kirot, sa mga simpleng kirot kagaya po ng sakit ng ulo, sakit ng kasukasuan, sakit ng muscle, sakit po ng ating mga buto at kung kayo po ay may masakit ng ngipin at inaatake po ng rheuma. Ito po ay magagamit nyo po, particular itong ibuprofen. Pwede po siyang gamitin na every 6 hours kung kayo po ay may lagnat at every 8 hours kung kayo po ay may nararamdaman pong kirot. Ang mefenamic acid po ay nagagamit natin 3 times a day or kada 8 oras po kapag po kayo ay nakakaramdam po ng simpleng panghingirot na kailangan naman po inuman ng gamot. Ito po ay kailangan po natin na meron tayo sa ating tahanan nang sa ganun po kapatid habang tayo po ay papunta sa gamutan sa mga doktor ay meron na po tayong naiinom na gamot. Maliban na lamang kung merong kayong allergy sa mga to or kung kayo po ay sinisikmura so hindi natin siya maaaring inumin agad. Number 2, huwag niyo pong kalimutan magkaroon po ng paracetamol. Ito po ay ginagamit natin para sa mga lagnat at sa mga bata na less than 4 years old. Ito po yung binibigay natin for pain na every 6 hours kapag 4 na taon pababa. So kung kayo po ay may lagnat, maaari po itong ibigay kada 4 na oras kung ang inyong temperatura ay 37.8 ang inyong temperature. Number 3, loperamide. Hindi na tayo magbabanggit po ng brand. Ito po yung generic name na pwede nyo pong itanong sa mga butika na maaari nyo pong mabili over the counter kapag po kayo ay nakakaranas po ng LBM or diarrhea. Sa Tagalog po ay pagtatae. Maaari po kayo uminom po ng 2 tableta po sa unang yugto ng inyong pagtatae at pwede po kayo uminom kada 1 tableta po kapag meron pang nasundan. Hindi lamang po tayo pwedeng lumampas po ng 4 na tablet or 8 milligrams po sa maghapon. So ito po ay ginagamit natin sa traveler's diarrhea. Kung kayo ay may nakain po masama, kung kayo po ay nai-stress, kung kayo po ay biglang nakabagan, bigla po nadudumi. At lalong-lalo na kung kayo po ay nasa daan. Number 4, yung ORS o yung ating tinatawag na oral rehydrating solution. Ito po yung ating iniinom po na nakalagay po sa pakete. Kapag po tayo ay nagtatae nang sa ganun po kapatid, hindi tayo ma-dehydrate. Nang mabawasan po ang mga, nababawas sa ating mga electrolytes gaya ng sodium, potassium, chloride, and magnesium po. Ito po kapatid ay ating iniinom at least sa 1 sachet. Atin pong titimplahin sa 200 ml na tubig kada dumi. So, kailangan nating palitan ng 1 baso ng ORS kapag po tayo ay dumudumi. Kumbaga, ang tawag natin ay volume per volume replacement. Kung ang mga bata po ay less than 2 years old, pwede po tayo magpainom sa kanila ng 50 to 100 ml kada dumi po nila. Kung sila po ay more than 2 years old hanggang 10 years old, pwede po tayo magpainom ng 100 to 200 ml kada dumi po nila hanggang sila po ay makarecover. Number 5 po kapatid, yung ating tinatawag na carbocysteine at yung ambroxol. Sila po yung mga gamot na mucolytic kung saan ang ginagawa po nila ay nilulusaw po nila yung mga plema, yung mga nakadikit sa ating lalamunan, lalong-lalo na kung kayo po ay inuubo. Sunod natin po kapatid, itong phenylephrine and chlorpheniramine na may kasamang paracetamol. Mga decongestant na ating karaniwang nabibili po sa mga butika kapag po tayo ay may sipon. Ito po ay kailangan nating mainom at least every 3 times a day hanggang sa gumawala ang ating sipon, lalong-lalo na kung kayo po ay malayo po sa inyong mga butika. At ang sunod po natin na ating karaniwang ginagamit yung tinatawag na cetirizine or loratadine.
Sila po ay mga antihistamine, yung ating ginagamit kapag po tayo ay may allergy. Kung tayo po ay nagbabahing, kumakati ang ilong, kumakati ang dalamunan, at kung meron po kayo na parang tingin niyo po allergy po ang inyong simptoma sa pangapangangati. Ito po iniinom lamang natin for at least once a day. Or kung naman ang mga pasyente po ay less than 12 years old, pwede pong hatiin po yung 10 mg sa umaga at sa hapon. Pero mas advice natin na ito po iniinom once a day lamang. Kung ayaw niyo po na nakakaantok, nakagaya po ng cetirizine, pwede po kayo uminom ng loratadine na once a day dahil hindi po sila nakakaantok. At ang last, na dapat meron kayo sa inyong tahanan, kapag kayo nagkakaroon ng sugat, mga gasgas, aksidente, yung phobidone at yung hydrogen peroxide na ating katawag na agua oxinada. Ito po ay ginagamit po natin na panglinis sa mga sugat para po mamatay din po yung mga mikrobyo. Ito po ay dapat meron po kayo dahil kadalasan hindi na iiwasan ng aksidente, na mahiwa po kayo, na imiwasan po ang paglagana po ng impeksyon habang tayo po ay papunta sa mga hospital, sa mga doktor. So ito po yung mga gamot na kailangan na meron po kayo sa inyong tahanan, nang sa ganun kung kayo po ay malayo sa mga pasilidad, mga doktor, mga butika, ay magamot niyo po ang inyong sarili sa pangunahing panlunas habang po kayo ay nag-aantay po ng konsulta. Ito po si Dr. Vico ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal papagpalang araw sa ating lahat.